Guys, welcome to my channel. Today, we will take a look at the Isuzu D-Max 3rd generation. But before I do that, let's take a look at its pricing levels. Ang D-Max ay mayroong 8 variants. Ang ating i-review today, yung top of the line na 4x4, yung LSE 80. Yung sumunod na tatlong lower variants is LSA, available yan sa 4x4 na manual transmission, 4x2 na automatic, at saka yung 4x2 na manual transmission. Yan ang pricing levels niya. Please take note na pare-pareho yung makina nilang apat. Ito yung 4J J3 na may 190 PS or 187 horsepower. Yung sumunod na tatlong lower variants ay yung LT na 4x4 manual transmission, saka yung single cab na 4x4. And then yung manual transmission na 4x2 na may mas maliit na engine, yung RZ4E na 150 PS or about 148 horsepower. And last but not the least ay yung single cab na 4x2 na ang engine is RZ4E din. So yan yung 8 variants ng D-Max which you can choose from. Halika, let's start reviewing the top of the line model. Ang isang noticeable dito yung kanyang bi-LED headlamps with integrated daytime running lights. Ang kagandahan nito, nag-i-illuminate siya farther and wider for maximum visibility. And then meron din siyang fog lamps na LED na rin. Maganda na rin yung kanyang front grille kasi wala na siyang mga chrome accents, no? So parang kulay gray siya. Hindi ko lang gusto yung design niya, parang maduming tingnan. Mas maganda yung sa Mazda BT-50. If you look at the side profile, meron siyang similarity dun sa Mazda BT-50 kasi meron silang joint development. You would see yung kanyang over fenders, yung kanyang side mirror, at saka yung door handles have the same color, which is quite nice. So parang merong coordination yung kanyang color scheme. Yung kanyang side mirror is power adjust and fold with integrated side turn lamp. Meron na din siyang roof rail with 100 kilos carrying capacity. And then meron na rin siyang step board na sa sides meron ding color gray na same color dun sa over fenders. Yung wheels niya is 265/60 R18 all-terrain na ang kulay ng mags is matte dark gray. Hindi ko lang gusto yung design ng kanyang mags, masyadong plain. By the way, yung kanyang rear is naka-drum brakes. Dun sa front is naka-disc brake. Yung kanyang design is simple lang. May pagka-utilitarian yung approach kasi yun naman siguro yung product positioning niya. Meron din siyang bulge dun sa side to make it look bigger. And it looks fresher with that color scheme na talagang ano lang, plain gray and silver. Binago na rin nila yung design ng tail lamp. Yung newly designed rear combination lamps niya is double LED light na merong light guide. Meron din siyang emergency stop signal at meron na rin siyang rear fog lamp. Napansin ko rin yung bumper niya is naka-integrate yung design dun sa body. So you would see na meron siyang connection. Yung rear bumper niya is two-step integrated type na body color na rin. And then meron siyang rear camera dun sa tailgate handle. At pag binuksan mo itong tailgate, mapansin mo meron na rin siyang bed liner. Kaya lang medyo mabigat yung kanyang tailgate kasi hindi siya assisted katulad nung sa mga kalaban niya sa market na merong tailgate assist para mas madali siyang isarado at buksan. But it's not a big deal for me kasi gaano ba kadalas ito buksan? Hindi naman palagi, di ba? So, okay lang yan. As usual, merong standard bed liner. How I wish meron din itong power supply socket kagaya nung sa Ford Ranger. Kasi very useful yon, especially if you're doing, you know, mga outside activities. Okay, let's take a look naman at the interior. Unang impression ko is maganda yung quality niya. Malayong malayo dun sa previous model.
meron siyang dalawang glove box compartment, isa dito sa itaas and then meron din dito sa bandang baba. So, more storage space. Simple lang yung dashboard, dun sa ibabaw noon meron ka pang storage na meron din siyang takip. Yung door switches niya mukhang maganda yung quality at mukhang matibay. Although itong piano black material na to, madali itong magkaroon ng scratches. Yung front driver seat niya is power adjusted na rin yung kanyang seat, which is normal naman sa mga ganitong trim level. I would say that Isuzu has gone a long way in improving the interior because siguro yung kanilang cooperation with Mazda, which is very good dun sa interior design, kasi even yung quality ng seat is very very nice. Mapapansin mo din yung mga stitches niya dun sa seats, very high yung quality. Yung dashboard maganda rin yung mga stitches niya. Let's take a look naman dito sa kanyang steering wheel. So yung steering wheel niya is natitilt mo. And then telescopic na rin siya. Simple lang yung design ng kanyang steering wheel. Leather wrap yung kanyang steering wheel at merong mga simple buttons. Dito sa right side meron siyang control ng multi-information display saka yung ADAS. At saka yung control for adaptive cruise control. Adaptive cruise control siya kaya maganda. Dito naman sa left side yung control ng audio, yung phone at saka yung voice control. Yung kanyang instrument cluster is electroluminescent with 4.2-inch multi-information display. Simple lang siya. So it's a combination of analog and digital. So the design is straightforward. So bagay sa function niya being a utility vehicle. Napansin ko din ang laki ng kanyang infotainment system. It's 10.1-inch full touchscreen display with Apple CarPlay and Android Auto. By the way, meron din siyang navigation system at saka meron din clinometer. Ang hindi lang maganda dito yung quality ng display niya. If I'm not mistaken, parang locally sourced itong head unit na ito. Yung control ng kanyang aircon system is naiiba. Ito para siyang piano na tactile yung feeling pagka pinepress mo yung buttons. And then nandito rin syempre yung 4x4 selector. And then dito sa right side nandoon yung 12-volt socket saka yung USB port. At dito sa lower portion nandito yung automatic start-stop button. And then yung design ng kanyang cambio, okay naman, mukhang modern. And then nandiyon na rin yung plus-minus button para magamit mo sa manual drive operation. Yung kanyang center console, simple lang yung design. Although meron siyang mga yung mga black materials niya na prone to scratches. And then dito sa center, meron din compartment na medyo maliit lang, pero medyo malalim naman. And then dito, meron siyang bottle holder na ang location dito sa may right portion para hindi makasagabal kung nagkakambyo ka. And one thing I noticed here is manual pa rin yung kanyang handbrake, which is good for me. As I said before, yung level ng quality ng materials na ginamit is really good. Yung bucket seat niya, meron siyang anti-vibration elastic comfort na foam. That is why very comfortable siyang upuan. Dito naman sa upper portion, yung kanyang rear view mirror is auto-dimming na rin yan. Ang maganda dito, yung kanyang headliner is actually color black, which I like very much. And then meron dito siyang sunglass holder. And then yung interior cabin lights niya, hindi lang siya LED. Medyo yellowish yung kulay. And then yung vanity mirror dito sa passenger side, meron ding ilaw. Dito sa driver side, meron din siyang ilaw yung kanyang vanity mirror. Dito naman sa center, ang ilaw niya is regular lang, hindi siya LED. And then dito rin sa headliner, meron siyang dalawang speakers. That's part of the 8-way speaker system. Tingnan naman natin yung rear seats niya. So usual, typical rear seats, meron kang sa likod na lalagyan ng mga tools. Dito sa ilalim ng upuan, 60-40 split nga pala to. May compartment dito sa ilalim na dalawa, which is normal sa mga pickup trucks. Yung rear space niya, adequate naman. Meron kang sabitan dito, meron kang adequate headroom, and then dito naman sa baba, meron ka ring aircon vent.
sa rear naman, meron siyang long span semi-elliptical soft ride leaf spring. I suppose napaganda niya ng konti yung ride quality. Okay, let's see what's under the hood. Pagka Isuzu, doon panalo ang Isuzu sa makina, no? Kasi talagang mahusay ang makina ng Isuzu. Ang makina nito is actually 190 PS or about 187 horsepower at 3,600 RPM. Ang torque niya is 450 Nm at 1,600 to 2,600 RPM. Ang displacement niya is actually 3 liters. Ito yung 4JJ3 engine ng Isuzu. By the way, sa pag-evaluate nga pala ng engine, huwag niyong tingnan yung displacement. Kasi ang titingnan ninyo yung horsepower or PS rating. Kasi you may have a smaller displacement but it has a bigger horsepower rating. For example, yung Ranger Wildtrak, 2 liter lang siya but it produces 210 PS. While yung D-Max saka yung BT-50, 3 liters ang makina niya pero they are producing only 190 PS. And then yung Nissan Navara, 2.5 liter lang ang makina but it produces 190 PS din. Ang isa pa ding titingnan ninyo yung torque rating. For example, dito sa pickup segment, nasa 450 to 500 Nm ang mga torque. But if you look at the torque rating, itong D-Max is delivering 450 Nm of torque at 1,600 RPM. Samantalang yung iba nagsisimula sa 2,000, 2,500. So, ibig sabihin, yung torque niya mataas at a lower RPM, which is good sa mga sasakyang na pickup kasi yun ang mga panghila at saka pangkargahan, di ba? Gusto ko lang i-add my personal analysis between yung lower displacement, halimbawa 2 liters against 3 liters. So yung 3 liters, design yan to deliver yung power output na expected sa kanya. While yung 2 liters, kailangan mong mag-boost pa, di ba? Although pareho silang may turbo, you have to have a bigger turbo or bigger turbo output to reach the same horsepower rating as a 3 liter. So there's more pressure. So parang mas stressed yung engine, di ba? Kasi parang maliit, bigla mong papalakasin, di ba? So yung 3 liter engine in our example, parang mas relax siya as against dun sa 2 liter engine. However, yung 3 liter engine, syempre yung curb weight niya mas mabigat. Siyempre, apektado rin yung handling pag mabigat yung makina at saka yung fuel consumption is also affected. But if you ask me, personally, mas prefer ko yung bigger displacement engine kasi mas kampante ako sa performance niya. I would say that this third generation D-Max is a very capable pickup truck. Actually, marami siyang mga safety features eh. Meron siyang brake override system, meron siyang ABS, meron siyang EBD, may brake assist, meron siyang electronic stability control, traction control system, hill start assist, at saka yung hill descent control. Plus, meron siyang ADAS system ng Isuzu na nandun yung adaptive cruise control, saka yung mga collision mitigation system na yung para nagbe-brake up para hindi mo mabangga yung nasa harap mo. By the way, meron nga pala siyang remote start. So you can turn on yung makina saka aircon remotely. So pagpasok mo, malamig na yung cabin mo pagka naka-on na yung aircon. Good feature, di ba? Ang maganda pa dito, mataas yung kanyang payload capacity, about 1.3 tons as against yung iba na 1 ton lang. And then yung kanyang wading depth is about 800 mm. At ang maganda pa dito, yung ginamit niyang chassis is high strength steel. Tapos yung cross-member design niya gives you yung better torsional rigidity. Saka yung kanyang suspension is better. Meron siyang ibang posisyon ng kanyang upper control arm. Mas pinalaki yung kanyang brakes. So talagang designed to really function better. Not just for aesthetic. Ihabol ko lang, na-discover ko lang na wala pala siyang diff lock dito sa automatic na 4x4. Nandun lang siya sa manual na 4x4. Which is quite odd. Diba dapat pagka yung top of the line kasama na yung diff lock? So kung i-compare mo ito dun sa kanyang counterpart na BT-50, meron diff lock yun eh. So actually maganda yung kailangan yun sa mga sa mga off-roading, diba? Pagka sa mga bundok. Importante yun. Sayang wala ito.
So if you're looking for a good pickup truck, I think D-Max is a good choice. Hindi siya ganung kaporma, but then when it comes to utility and functionality at tibay, dito ka talaga pwedeng mag-invest. Siguradong magtatagal yung sasakyan na ito. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!